Ito pa, mga kababayan, ang isa pa na dapat nating pagandaan, yung replacement sa Bidco Pandemonium. Yung Amerika, mga kababayan, latest stories ito from the Associated Press ngayong araw na to. US declares public health emergency over monkey business outbreak. Pati po monkey, monkey-monkeyhan. Monkey business outbreak na po sa Amerika. And dito sa Pilipinas po, mga kababayan, yung mga hospitals daw na intended dati sa Bidco, mga kababayan, naka-reserve na rin po dito sa monkey business. Di ba niya, Mr. Maravillas? Anong tawag mo niyan? Money packs? Monkey business na lang po? Kasi talagang monkey business ito. Lahat. Palitan ko na po ang tawag dito. Monkey business. Kasi lahat ito, monkey business, patigira po, monkey business po siya. The federal government declared a public health emergency Thursday to bolster the response to the monkey business outbreak that has infected more than 7,100 Americans. What? Naamiga sa inyo. Hoy, mga Pilipino na nandiyan sa Amerika, may balitang ganito dyan sa inyo. Ito na ba lagi yung laman ng mga balita? Pumalit doon sa Bidco Pandemonyo? Ito na ba yung mga reports sa CNN, sa BBC, sa ABC, sa Al Jazeera, sa kung ano pang mga local television dyan sa Amerika? Monkey business na yung pinag-uusapan lagi. Alams na! Pag nagpalogo pa tayo rito, iwan ko na lang kung saan tayo nito pulutin, mga kababayan. The announcement will free up money in other resources. Talaga ang target nila po para rumilis ng kwarta. Para labanan daw ito na monkey business na nagkakos ng fever, body aches, chills, matindi po, fatigue, and pimple-like bumps on many parts of the body. Pag tinamaan ka pala nito, talagang kahiya-iya ang kalagayan mo. May mga bulutong ka sa May mga bulutong ka sa katawan. Hindi ka makakatago. Matindi po yung ginawa nila sa laboratory. Mga kababayan, we are prepared to take our response to the next level in addressing the, and we urge every American to take monkey business seriously. Seriously daw ninyo? Kasi, halos sa buong mundo, yung mga tao, because of the, Bidco Pandemonyo na nabuking yung kanilang mga pangluloko, ayaw nang maniwala yung mga tao kasi ano na nilang yung anya ito, wala nang katapusan na kinakwarta na ninyo anya kami, niluloko na ninyo kami ng todo. Pagkatapos ang dami na anyang imbes mabigyan ng proteksyon, umina. Yung iba na goodbye. Kaya ayaw nang umulit po sa grower booster. Unlimited grower booster. Pagkatapos, tirahin ka ng finisher. The declaration by the HHS as the Biden administration has faced criticism over the monkey business toklam availability. Sabi ko sa inyo, nagdi-design naman po sila
Pero ang totoo niya, nakadesign na po sila. Nakadevelop na sila. Siyempre bago. Yung mga previous na prednisone, wala na yon. Hindi na niya yon. Ibang sakit naman yun eh. Ito anya, bago anya. Allocate na anya kayo ng panibagong pondo dyan, bilyon-bilyon. Bumili kayo dito sa mga associates namin na mga mangkukulam. Nagalo-alo na nga niya ng mga kimikal para sa proteksyon ninyo. Kaya lang, simple na niya, hindi man sigurado kasi bago na naman na niya ito. Pero bilian niya kayo. Kailangang bumili kayo. Kaysa niya wala. The same script ng pangluloko, mga kababayan. Pero people will buy it. Why? Ang kapalit po kasi, freedom. Mga kababayan, ganun. Clinics in major cities such as New York and San Francisco say they have not received enough of the, and some have had to stop offering the pangalawang tuklaw to ensure supply for the first, sabi po dito sa balita. So, sige ang panakot nila. Yun yung strategy, marketing strategy nila. Tapos sasabihin nila sa national media, kulang na kulang anya. Dahil sa sobrang takot ng mga tao at naniwala yung mga official nila, di nila alam na kasapakat yung mga high ranking. Yun. Sasabihin nila, kailangan na niya talaga, bumili tayo. Pinalalaway muna. Tapos, i-spread nila all throughout the world naman. Pak! Hanggang sa Pilipinas. Taranta na naman, mga kababayan, yung duhel. Hanap niya tayo. Ayun, emergency meeting. Yung ating Pangulo. Huwag pa uuto, Mr. President. Huwag tayong pauto dyan. Hanap po kayo ng ibang mga tao. Hindi yung mga kalyado ng mga Big Pharma po. What, Mr. President? Look for independent, local, and international experts. Napakarami po. Ma-advise ka ng tama. Kung anong tamang response. Sabi ko po sa inyo, itong lahat ng mga plano po ninyo will just crumble. It will crumble. Definitely crumble. Di man ako prophet po, pero kinikinita ko na ang magiging situation. And in fact, ito yon result, mga kababayan, ng survey. Ito, as Duterte stepped down, inquirer po, reporter. As Duterte stepped down, more Filipinos tighten belts to make ends meet. Naghirap. You see, as Rodrigo Duterte, who once promised a comfortable life for all Filipinos, ended his six-year presidency last June 30, 48% of Filipino household felt poor in the second quarter of 2022. He said in 2018 that with all the programs being implemented by the government, the life of Filipinos would get better in the third year of his presidency. Konting tiis lang anya,
Then, in 2019, Malacanang stressed that with the signing of new laws like the Magna Carta for the Poor, a Magna Carta of the Poor, the government was working to significantly reduce poverty rates and make poor Filipinos' lives better. The social weather station, however, said the percentage of Filipino families who rated themselves poor hit 54%. Dumami! Or 13.1 million households in December 2019, the highest in 5 years. This even if Duterte had asked Congress in his 2019 State of the Nation address to help the government lift 6 million Filipinos out of poverty by the end of his year of his 6-year presidency. Last April 27, NEDA said the programs of the government had contributed to reducing poverty daw, stressing that 6 million Filipinos ang nawala sa paghihirap. However, as Duterte left Malacanang, a survey by SWS showed that 12.2 million families considered themselves poor, higher than the 43% or 10.9 million in April 2022. Anong rason? Pandemonyo. Naming nawala ng trabaho. Hindi naman niya kontrolado ng Pangulo yung sakit. Yung sakit po, hindi niya kontrolado. Pwede yun kontrolin ng mga doktor. Kung tama sana yung response ng mga doktor, hindi nakinig doon sa hudas na kandado yung solusyon. Inagpasulsul eh. Yung response, hindi man po yung sakit, ang namirwisyo sa ekonomiya, hindi man po yung sakit. Ang namirwisyo talaga po, yung gobyerno, yung restrictions, hindi ka makapuntang mall, sararado lahat, gusto mong kumain, hindi ka papasukin, kasi anya sobra na yung nasa loob. Ano? All these restrictions, mga kababayan na walang kakwenta-kwenta, nonsense. Yon ang padapa sa mga negosyo. Nangawala ng trabaho yung mga mahihirap na dati nagtititinda-tinda. Pati doon sa mga ano, kanto-kanto bawal, stay home, save lives. Di na maganap buhay. O ngayon, nasanay na yung tao sa ayuda. Wala mang kwarta yung gobyerno. Asal din sa ano, sa ayuda ng IMF World Bank utang. Ganon tayo pinagluloko nila. Mr. President, huwag tayong pauulit dito sa monkey business. As you promised in your zone, sabi ninyo, walang ano. Wala. Okay pa? Yan man lang, mga kababayan. Baga lang gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Ayan lang po sa mga paninigas ng kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, pinapahid. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. At dito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Ayan. Pinapahid naman po. Ay, pinapahid. mainam po ito sa mga cancer patients. Pero hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Gawa kasi siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry kasi po, may anti-cancer properties. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Ay, by the way, yung mga inquiries pala nito, ninyo dito sa mga products natin,
dumiritso na kayo po sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.